Knowing you cannot. Hello guys, welcome back. Oh, yeah. Sige, tunog pa more. Wait lang. I was not expecting that. Okay, teka lang ha, wait lang po. Yeah. excuse me. So hello guys, welcome back sa aking channel and welcome back sa isang episode na naman, isang video na naman dito sa Vision Raw. Yan, kung makikita nyo ako ay nasa aking sniper kasi meron tayong gagawin for today. Okay? Kasi update nga lang pala muna, update dun sa 100 revolver na target or quest. Okay? Meron na akong 3,000 na wing of dragonfly. Ang kailangan ko na lang ngayon is napakaraming Zenny. Wait lang. Kung maalala nyo, ang kailangan ko is around 4 to 5 B. That's 4 billion. 4 B to 5 billion. Okay? So, ang ginagawa ko for today is nagfa-farm ako ngayon dito sa gold room. Okay? Tapos, nakaipon na pala ako ng gold. Meron na ako ilang gold? Meron na akong how many gold? 4,400. Meron bang gold dito? Wala. Okay. So meron akong 4,000 gold, that's equivalent to 400M, if I'm not mistaken. Tama ba? Calculator tayo real quick. Ang isang gold is 100 times 4,000. Pak, 400M. Okay. So ang gagawin natin for today is titignan natin kung ilang Zenny ang kakayanin natin sa loob ng 20 minutes. Kasi kung maalala nyo, gumawa ako ng video dati na kung saan ay nag-loot ng Goku rin, no, dito sa dun sa Mjolnir, no, nag-loot tayo ng dagger. Nag-farm tayo ng dagger, tapos binenta natin sa NPC ng 120k each. Or, may ano yun eh, may, basta basically nakaipon tayo ng about 20m sa loob ng 20 minutes or less than 20 minutes. Pero sabihin lang natin 20 minutes, okay? Nakaipon tayo nun. Kaya, titignan natin dito kung ilan, ipagkukumpara ko, kung ilan yung makukuha natin sa loob ng 20 minutes, kung ilang Zenny yung ating mafa-farm. So, 20M, that's equivalent to 200. Yeah, that's equivalent to 200 gold. So, currently, wala akong gold. May gold ba ako? Exchange points. Yan, yan. Nakalit na yung babasa nyo. You have 0 gold points. Okay? Wala akong gold ngayon. Yan. Tapos, titignan natin kung ilan yung mafa-farm ko sa loob ng 20 minutes. Kasi dito sa gold room is hindi naman laging meron kang nakukuhang gold. Okay? And para nga pala doon sa iba, meron kasing mechanics dito sa loob ng gold room para tumaas yung damage mo. Ang damage ko dito pag full buff is somewhere around 16 to 18k. Okay? So, maganda na yung item ko. Yes. I mean, dito sa gold room. Para dito lang sa gold room. Okay? Meron akong creamy card para makapag-teleport tayo. Tapos dito, laman-laman yan. Yung Valkyrie shoes ko, wala rin laman. Pero dito, merong tayong, paano ba ito bigkasin? Tulanox. Basta yon. Meron tayo, this is an MVP. Okay? MVP siya, MVP card. So, binili ko siya sa halagang 200M sa mall. Kasi, ang bigay niya is 50% more damage. Increased damage to fire monsters by 50%. Okay? Kasi, fire element yung mga pinapatay natin sa loob ng gold room. Okay? Tapos meron din tayo nito na strafe card na 20% more damage sa demon. Okay? Demon kasi yon, tapos fire element. Okay? Tapos meron tayong sealed turtle general lang naman. Tapos ayan lang yung ano ko. Excuse me. Tapos meron pala tayo ditong Zerum card. Ayan. So basically dex. Tapos sininood ko lang yung guide sa Discord. Okay? Hindi ko inimbento to. Hindi ako yung anong tawag doon yung nakatuklas dito sa build na to, okay? Sinunod ko lang yung nasa Discord. Ay, kung magtataka kayo bakit meron akong strength, kasi dito sa gold room dito is may nakukuha kang item na basically anti-bot. Okay, anti-bot na system or mechanics nila dito yon. So without any further ado, nakaka 5 minutes na ako. Papasok tayo dito pero bago 'yon, ako ay munang mag-buff muna tayo para makita natin. Okay? The moment na atakihin ko ang isang peko-peko is
Simula na yung, uy, come on. Okay? Enter gold room. May bayad dito 250k Zenya. Okay? Timer starts. Sige, ngayon na. Okay? Ayan, kita nyo. Diba? Tapos, gumagamit din pala ako ng crystal arrow. Kasi nga, diba, ano to? Fire element. So, yon. Siyempre, mas malakas yung crystal arrow. So, currently, meron tayong 14 gold. Okay, mabilisan to. Titignan ko kung, come on, man. Tignan ko kung ilan yung ma-farm ko. Kasi curious ako eh. Nagpa-farm ako dito pero hindi ko tinitignan kung ilan yung rates. Kung ilan yung nakukuha ko per minute or per hour. Given the fact na hindi naman ako masyado nagaganto, hindi ko talaga alam. And also, sinimulan ko to kahapon lang. Okay? Kahapon ko lang to sinimulan for about an hour. Tama ba? An hour, yes. Nakaipon ako ng 4K. Somewhere around 3.5K. Okay? Somewhere around 3.5K. Nakaipon ako noon, 3.5k gold. Tapos paminsan-minsan pagka medyo tinatamad ako mag-work, mga like 5, 10 or even 15 minutes nagpa-farm ako ng gold. Okay? So kailangan talaga dito mataas ang damage mo para naman mabilis mong mapatay. Kasi pagka ang damage mo dito, ang damage ko dito nung una is somewhere around 2,000, 3,000, 4,000 siguro pagka full buff. Okay? 4,000 yung damage ko. Tapos hindi mali pa yung build ko noon kasi hindi ko naman alam eh na may mechanics pala dito. Tapos nung sinunod ko, yun, tumaas yung mechanics ko. Tapos yung card ko pala, itong Cthulanux, no? Basically yung MVP na yon is hindi ko lang alam kung naswertehan ko yung pagbili. Ay, may nakita nyo yung heavy duty gold plate. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yan. Okay. Pero doon muna tayo sa card. Nung nabili ko kasi yon sa mall, nabili ko siya ng 200M. Diba? Nabili ko siya ng 200M. Isa lang yung nagbebenta ng 200M. Tapos yung isa, basically dalawa lang sila nagbebenta. Isang 200M. Tapos yung isa kasi is 750M. Hindi ko alam kung naswertehan ko siya sa ganung value, no? Or baka nga, I don't know, baka nagoyo pa ako kasi baka mas mababa or I don't know. Pero iniisip ko na lang kasi may, minsan kasi doon sa mga mall, kahit sa ang server, no? Sa mga mall ng mga server is yung mga nagbevent na tao doon, minsan troll. Diba? Minsan nagbebenta sila doon yung knife, no, yung pang novice, binebenta nila ng 1B. Minsan nagbebenta sila ng YJJ doon, isang peraso tapos 1B. Ayan. So hindi ko lang alam kung legit na price ba yung 750M or naswertehan ko lang yung 200M or I don't know, hindi ko talaga alam. Pero kung may makita man kayo tapos gusto nyo mag-farm dito, yes, kunin nyo na. Okay? So mag-farm tayo dito ng tuloy-tuloy diretso. So currently meron tayo 129 gold. Ayun, oops. May nag-farm din. Tapos nga pala, huwag niyong patayin tong mga mine guardian kung gusto niyo mag ano dito. Kung gusto niyo nga mag-farm kasi pag pinatay niyo yan, mababawasan kayo ng 20% gold. Okay, ito. Halimbawa, meron na kayo 100, mababawasan kayo ng 20%. So basically magiging 80 na lang, 'di ba? Mahirap 'yan pagka mga dalawang oras straight na kayo nagpa-farm tapos bigla kayo nakapatay niyan or bigla kayong namatay, bigla kayo nakapatay na itong mine guardian or bigla kayong napatay ng mga guardian, is mababawasan kayo ng 20%. And 20% pagka nasa libo-libo ng gold nyo is that's a lot. Okay, imagine meron ka ng 3, oh come on man, meron ka ng 3,000 na gold. Okay, 20% ng 3,000 is 600. So, oh, ang laki ng 600 gold. That's 600M. Or joke lang, that's 60M. Pero yeah, not that much para sa iba. Pero pagka pure farm ka lang, pure farm, ang laki nun. Okay? And ito na pala yung sinasabi ko kanina. Ito, itong mga nalulot na to, ito yung ginagawa nilang quote-unquote anti-bot. Okay, kasi pag pumapatay kayo dito, meron chance na makakuha kayo, parang ito kanina, heavy duty gold plate. May chance na makakuha kayo. Walang value yan pag binenta nyo yan sa NPC. As in, wala yung value. Tapos ang weight nyan, pag tinignan nyo, isang 500, tas isang 250. Napakabigat niyan. Ayan ang isang dahilan kung bakit dapat kayong maglagay ng strength kung magfa-farm kayo dito sa gold room. Nakita niyo yung damage niya, that's 3k, 'di ba? 3k lang.
So ito nga palang mga gold miner na to is buff tayo. Ayan. Itong mga gold miner na to is dyan yung ibebenta yung mga napupulot nyo na mga gold bars na wala namang silbi. Wala namang value yun. Okay. Ngayon kung mapansin nyo, bumaba na yung damage ko, naging 14k kasi wala na akong true sight. And yeah, true sight. Wala na akong true sight. So pag may true sight, umaabot ng 17 to 18k yung aking damage. Oh, meron na tayong 200 gold. So natalo na natin agad yung pagfa-farm natin sa Goku rin, no, din sa dagger na fina-farm natin. So we already have 200 gold and counting. Okay, and counting pa yan, dadagdagan pa siya ng dadagdagan, hindi pa yan, hindi pa yan diyan nagtatapos. Come on, man. Namatay na ako dito isang beses kasi dahil diyan sa mga guardian na yan. Kaya meron na akong YGG dito sa character ko, dito sa archer ko. Kasi well, kailangan eh. Okay. Gusto ko kasi pag nag-farm ako sa halimbawa ganito, is tuloy-tuloy. Okay? And also kung nasabi ko na ba sa inyo na dito, 'di ba? Yan kung gusto niyo tuloy-tuloy, 'di ba? Yung iba kasi baka lumabas pa para lang ibenta yung mga gold bars, gold ba. Oh, yung mga gold bars na napupulot. Pero yung mga gold miner na nakikita niyo naggagala dito, NPC siya na pwede niyo ibenta doon yung mga gold mine. Okay, mga gold mine and I think kahit ibang mga item pwede nyo ibenta sa kanya, pero usually gold mine lang talaga binibenta dyan. Kasi hindi ka naman siguro papasok dito na meron kang mga junk sa inventory mo. Or kung meron man, like mga valuable, pwede mo naman ilagay pansamantala sa storage kasi nakakapag-add storage ka naman dito. Okay, may makakapag-command ka naman dito. Ang hindi mo lang magagawa dito is yung mag-buff. Ayan o, babuff tayo. Halimbawa ito, windwalk, wala. Walang windwalk, okay? Hindi tayo makakapag-skill. Pero nakakapag-use ng teleport. Ice ba yun? Ayan, dito mo, gold mine. Ayan, pag binindot mo siya, ayan, pwede mo ibenta. Ayan. Pero kung mapapansin nyo, pak, may natirang isa. Pero ayun kasi yung sabi dito, ayan o. There will always be one piece left. Pagka nandito ka sa loob. Okay, pag lumabas tayo, yung isang natira, pwede na nating ibenta yun sa NPC para totally mawala na yun. Okay? Or pwede na natin ibenta yun sa NPC right away. Okay? Sa labas ng gold room. Pero pag nandito ka kasi, nagfa-farm ka, dun mo lang talaga maibibenta yun. Kesa naman lumabas ka, tapos pumasok, magbabayad ka ulit ng 250k zenny. Diba? And siguro sa iba na mga mayayaman dyan sa, dito sa Vision Raw, mababaan to 50k, pero para sa mga talagang farmers or nag-farm lang is mahalaga ang 250k kasi pwede mo rin siya ipambili ng mga pang-upgrade, no, mga Illunium or Redicon Fracon, mga ganon. Meron na tayong 300 gold, okay? 300 gold na yan. So ito lang yung ginagawa ko kasi ito na lang yung zeni na lang yung kailangan ko doon sa Icarus na weapon na gagawin ko. Madami kasi. So, kung billion ang kailangan ko. So that's, so ang 1B is 10,000 gold bars. Kasi ang 1,000 gold bars is 100M. So 1B is 10K. Wow. So I need 50K. Para makaipon ng nakita niyo no, heavy duty gold plate, 'di ba? Random niyo lang makukuha 'yan. Hindi naman lahat, hindi naman lagi. Okay, pero random makakuha kanya. Yan. Anyway, so kailangan ko ng 50k na gold para makapag 5B or para magkaroon ng 5B. Oh my god. And also nga pala, oops. Ang isa sa mga guide dito na like hindi naman guide pero isa sa mga ano bang term, recommended, ayun, isa sa mga recommended na gamitin dito para mag-farm is yung stalker. Kasi 'di ba yung stalker is nanggagaya siya ng skill. Okay, ang nakikita ko mechanics dito is ginagaya ng stalker yung triple attack na galing sa champion, I believe. Tapos nagfa-farm sila dito. Tapos minsan nagti-triple attack or like lagi nagti-triple attack yung mga stalker dito. Mataas yung damage nila, I guess. Pero contento naman ako dito. Pero tatry ko yan sa future kasi ayoko naman gawin farmer itong main
main job ko, 'di ba? Which is archer. Ayoko naman. Eh nga pala parang sabi, i-drop mo na lang. O bawal i-drop. O bawal i-drop. Okay, you can't drop items in this map. And also, your restriction is drop. Ano, so hindi siya pwedeng i-drop. Okay. Anyway, so yun yung sasabihin ko, sinasabi ko. Hindi ako gumagamit ng stalker. So hindi ko alam gamitin yun. Pero, that would be interesting to use dito sa gold room. Kasi since hindi naman nga ako gumagamit nun, o kung gagamit man ako nun, dito lang sa gold room. And wala nang iba. I know malalakas yung mga stalker. Di ba? Malakas yung like mga bow type. Kasi wala pa ata akong nakita na nag-dagger type na stalker. Lahat bow type. Pero malakas. Malakas ang stalker. Pwede sa PvP. Ayan. Sa, hindi pala PvP, sa WoE. Ayan, sa WoE. Kung ano-anong skill ang mga ginagaya nila, magugulat ka na lang. Stalker, gagamitan ka ng I don't know. Kahit kung anong klaseng skill matripan nila. Pero I believe hindi lahat ng skill nagagaya nila eh. Or lahat ba? Kasi kung lahat, paano niya gagayahin yung Asura Strike, diba? Pero alam ko, yung Ring of, yung Ifrit set, kung tawagan yung Ring of Resonance, tsaka Ring of the Flame Lord, is nang Asura Strike bigla yung character mo. Nagugulat ka na lang, biglang magki-critical explosion. So you know, 16 minutes into the video, bali meron tayong mga ilang minutes? 10 minutes? 10 minutes pa lang tayo nagfa-farm, meron na agad tayong 400 gold, which is equivalent to 40k. Okay? Hindi ko na, come on, kita naman, di ba? In less than 16, or in less than 20 minutes, meron na tayong mahigit. Okay? Mahigit. Mahigit doon sa na-farm natin sa Goku rin. Okay, so gold room pa rin talaga. Gold room pa rin ang sakalam. Okay. Yung iba lang talaga kasi is pagka wala silang item. Diba? Like for example, yung iba kasi, ang ginagawa ng iba, siguro ipon muna tayo ng couple more bago ko lang sabihin itong gusto kong sabihin. Gusto ko lang sabihin na yung iba kasi, pagka gumagawa ng character sa Ragnarok is hindi nila ginagawa yung farmer. Hindi sila gumagawa ng farmer. Or halimbawa, G-pack or solo pack. Ayan. Gumagawa sila ng character or ang pinangkukuha nila dun sa solo pack or G-pack nila is yung main character. Which is wala namang problema dun. Kung gusto mo yung main character mo makipagsuntukan. Halimbawa, champion o gusto mo makipagsuntukan agad sa PvP, then by all means, please, 'di ba? Gawin mo. Kaso nga lang, pagka dumating na yung realization na ay kailangan ko palang mag-farm o so gagawa sila ng farmer. For example, na yung nakita nating stalker kanina, okay? Hindi ko man sinasabi na ganun yung nangyari sa kanya, pero what if ganun yung mangyari sa inyo na na-realize late niyo na na-realize na kailangan niyo pala ng pang-farm. Eh since wala kayong item na gagamitin ng farmer niyo, maghihirap tuloy kayo ngayon sa gold room. Tignan nyo, diba? Instead, uy! Oh my God, tingnan mo matay. Instead na mataas yung damage nyo, diba? Wala kayong damage. 3k lang. Etong clawing, yan, yung clawing na yan, is, yan yung recommended na wing sa advanced na pagfa-farm dito sa gold room. Pag sumali kayo ng Discord, marami kayong tips no na makukuha doon. Kasi doon lang din naman ako kumukuha ng tips. Diba? Doon lang ako nagtatanong. Well, di ako nagtatanong doon. Pero doon lang ako kumukuha ng tips and also doon ako nagsisearch. Pagkahalimbawa, saan yung ganito? Anong ibig sabihin ng ganito? And mga ganyan. So, anyway, kakayanin ba natin? Hindi, wag na. Never mind. Masyado nang humahaba yung video. Huwag na natin masyado pang pahabain yung video. Kasi nakuha nyo na, nagets nyo na yung idea. Diba? And also, nakita nyo na kung yung mechanics, kung paano kayo mabilis makakapatay dito sa gold room. Yan. Iniisip ko ano kaya sa thumbnail ko dito. Pero anyway, so I guess dito na natin tatapusin. Pagtapos na siguro nito. 2 minutes, yeah. Pagtapos na niyan para makalabas. Hindi ko na rin naman alam kung anong sasabihin ko. Okay.
And also siguro pagka naumay ako, 'di ba? Pagka naumay siguro ako mag-farm. Bakit naglalag? Pag naumay ako mag-farm ng gold or naumay ako mag-farm dito sa gold room, is ang gagawin ko na lang is yung sa castle drop, magre-ready ako sa castle drop kasi apparently yung castle drop is nakukuha mo or na-exchange mo sa tinatawag nila, excuse me, sa tinatawag nila dito na token quest. Yung token quest, pwede mo lang gawin per day is up to 10 or like 10 to 15 quests a day. Tapos ang maximum na pwede nyong makuha is 10 tokens. Okay? Basically, yung tokens is ginagamit siya para pang-exchange ng Zenny or ng castle drop. Ang problema, halimbawa, meron ang kinakaya mo per day is about 500. Hindi naman 500 pala, mga 50. No, 50 tokens. No, kung ang kaya mong gawin per day is 50 tokens, hindi pa rin siya sasapat para ipangpalit ng castle drop. Kasi ang castle drop, ayon sa GM na nakausap ko, is around 300 ata. Like 200 to 300 tokens ang required. Okay, tapos meron ka lang limit na pwedeng gawin per day. So, yeah. Diba? Ang sinabi sa akin ng GM dito, kung gusto mo talagang mag-addict sa, or kung kailangan mo talaga, kung gusto mong mabilisan ng BTS mo, is kailangan mong gumawa ng multiple accounts kasi per account naman daw yung ano, token quest na yon. So, pwede mong gawin is, for example, ito, farmer. Diba? I-farm mo lahat sa main account mo. Tapos, ipang-exchange mo sa mga ano, mga alt accounts. Yung kumbaga parang lang mga basic na mechanics lang sa Ragnarok kung paano magpapayaman yung mga ganun. Okay, so yan, mawawala na and wala na. Hahanap na lang tayo dito ng NPC para makalabas na tayo. Kasi meron ditong, really? Meron ditong NPC na kakausapin para tayo ay makalabas. Okay. And syempre along the way pambira ka naman, no? Ito, yes, pakita ko sa inyo at Gomol, ilan pa lang naipon natin, ang naipon natin 687, meron tayong 68M, yeah, tama ba, 687 multiply natin ng 100k, 68.7M. wow. Oh, okay, ayan. Pakita ko sa inyo, 'di ba? Sell natin. Ayan. Pwede nating sell 'yan direkta. Pack. Tapos mawawala na 'yung sa inventory niyo, mawawala na rin 'yung weight. Okay, yeah, that is it for the video, guys. Maraming salamat sa panonood and napatunayan ko na mali ako. Okay, napatunayan dito pa 'yung market ko, 'yung market clone. Ayan, napatunayan ko na mali ako kasi 'di ba, sabi ko parang mas madami na yung Zenny na mafa-farm nyo pag doon kay sa Goku rin. Well, that was before kong malaman yung like kung paano patayin ng mabilisan yung mga mobs or monster sa loob ng gold room. Ngayon kasi napapatay ko na sila na mabilisan. Kaya ayun. Okay? So yeah, that is it for the video, guys. Mas mabilis talaga mag-farm ng gold or ng Zenny sa gold room. Okay? Thank you so much for watching. As usual, kung nagustuhan nyo, please hit the like button. And yeah, comment kayo sa comment section down below. Let me know. Kasi sa Discord, may nakita ako doon na sinasabi nila, per hour, pwede kang makapag-ipon ng 1B to 1.5B. Okay, I don't think that's true. Pero if totoo yun, let me know kung nagawa nyo na yun. Or kung hindi naman, is let me know kung ilan ang kaya nyong farmin sa loob ng isang oras. Okay? Kasi kung ibabase natin to ngayon, kaya kong mag-farm ng summer around 2020 to 46. So bali summer around siguro mga 1k to 1.5k gold per hour. Okay, yeah, maano naman, konti siguro mga 2k pag talagang focused. Okay, mababa pero it is what it is. Okay, let me know kung ilan yung sa inyo. And also, subscribe kayo sa channel kung nagugustuhan nyo yung mga ginagawa, mga ina-upload kong videos dito, which is Ragnarok pa lang naman ngayon, pero hopefully in the future is makapaglaro pa ako na iba pang games. Okay? And as usual, my name is CJ and I will see you all in my next video.